A fantastic morning, everyone. Before I start, I would like to say thank you, Mom Shishine, for your kind words and for the very flattering introduction. Sa mga viewers po natin ngayon, sa mga non-members and members of iFern, I would like to greet every one of you muna po. I hope you and your family are safe and doing well at this time. So, sa mga hindi pa po ako kilala, again, magpapakilala muna po uli ako. I'm Karen Custodio Belo. I'm from Lipa City, Batangas. I am proud Gilas Batangas member. Yan. I'm a mom of two kids. I'm a seafarer's wife. And I'm a Millionaire's Club member here in iFern. So, Millionaire's Club member because dito po kay iFern, talagang doon po ang atin talagang punta, ang maging milyonaryo. Hindi po siya imposible kay iFern ang maging milyonaryo kasi yun po yung gusto po namin mangyari sa inyong lahat. So, it's just a matter of 1 year, pwede nyo pong gawin yung income nyo po mag-accumulate into 1 million. Kung gusto nyo po less than 1 year, pwede rin po siya. So, yun po yung ituturo ko sa ngayon. How to achieve greater income, how to make your income more millions, o kung kunyari gusto nyo pong mapabilis yung inyo pong pagkita and palakihin yung income pa ninyo. So, yun po yung ituturo ko sa inyo. Kasi kanina, if you listen po sa atin pong magagandang speaker, sa ating mga momshi, powerful momshis, yan. So, in-explain po nila yung kagandahan ng ating company as well as the products, then down to the marketing plan na talagang super 100% napakaganda. Okay? So, hindi ko na po patatagalin. I'll discuss kung ano po ba yung strategy and techniques na po pwede po niyong gawin para kumita ng maganda at mabilis dito kay iFern. So, yan. I'll be using a whiteboard. Okay. Kanina po, kakaroon lang po tayo ng konting review dun sa naging kitaan na na-explain po kanina ni Ma'am Shirona. So, ngayon po, di ba, meron po tayong packages na po pwede pong pagpilian. So, I'll be discussing first yung standard package. If you choose standard package, yan po yung standard package, ang mangyayari pong structure ninyo is ganito po siya. This is you. So, ang kailangan nyo lang po is isa sa left and isa sa right. So, ito yung left, ito yung right. Assuming, bigyan po natin ng pangalan, ito si A, ito po si B, nilagay nyo siya sa left and right ninyo. So, of course, si A and B, gagawin yung negosyo hanggang sa yung accounts nyo po sa left is lalaki po siya. For example, naging 10 accounts na po siya. Dito sa kabila po, kay letter B, lumaki na rin po yung grupo ninyo sa right. Naging 10 accounts na rin po siya, left and right. So, ang kita nyo na po dito, kung kukuhanin nyo po yung standard package is 10 times 1.6 kasi ito po talaga yung ating pairing bonus. So, meron na po kayo dito na 16,000. Yan. 16,000 pesos, sorry. Yan. 16,000 pesos. Diyan sa structure po na ganito. Pero, for example, yung 10 accounts po, nadagdagan pa po yan. Kasi syempre, sa palaki po tayo eh, magiging 100 po siya. Dito sa right and left, magiging 100 pa rin po siya. Yan. So, kunyari po, umabot na po sa 100 iyan. 100 dito. So, yung income nyo na po dito, 100 times 1.6, it's 160
160,000 pesos. Hanggang dito na lang muna po tayo sa 160,000 para conservative po yung atin pong magiging computation para hindi po siya, hindi po kayo masyadong ma-overwhelm masyado. So, sa isang account po, kung mapot po sa 100 accounts left and right yung inyo pong organization, magkakaroon po kayo ng income na 160,000. Yun po yung sa standard account. Gawin po naman natin yung same scenario kung tatlong accounts po yung kukuhanin ninyo, which is the premium accounts. Dito po siya. Kung premium accounts po siya, ang gagawin po natin, tatlong heads po yan. So, kayo po ito, kayo ito, and kayo to. So, sorry. Yan. So, kung tatlong accounts po yung kinuha ninyo kay iFern, automatic po yan, gagawin pa rin po natin yung same scenario, 100 sa left, 100 sa right na account. So, to begin with that, hahatiin lang po natin itong second account natin, tsaka yung third account, into 50 sa left, 50 sa right, then yung third account, another 50 sa left, 50 sa right, para magtotal po tayo ng 100 left and right. Yeah. So, magkano po yung posible nyong kitain kay iFern kung nakatatlo po kayong account? So, yung first account po ninyo, this one, since ito po ay may left and right, 100 sa left, same pa rin po dun sa atin pong standard account kanina na 160,000 po yung income nyo for the first account. Yan. For the second account, this one, since may left and right din po siya, 50-50, nag-pair po siya, 1-6. So, meron po tayo ditong 80,000 pesos. Yan. So, sana po clear po yan sa inyo. Kung yung third account nyo po, this one, may left and right din po siya, 50 sa left, 50 sa right, a total of 100, mag-pair po siya. Kaya yung third account nyo po is also a total of 80,000 pesos. So, kung isusuman total nyo po ito, ang total income nyo po dito is 320,000 pesos. Just imagine po yun. 320,000 pesos po yung kinita nung tatlo po ninyong account compare po dito sa 160,000 pesos na nag-times 2 po. Diba? Nag-times 2 po yung income natin kung mag-premium accounts po tayo. So, hilig sabihin, ito pong premium account is a times 2 strategy. Yan. So, times 2 strategy kasi from 160, naging 320,000 na po yung atin pong pwedeng kitain kay iFern. Parehas po yung accounts na na-receive natin, parehas po yung taon na kinausap natin, yung time and effort po, parehas, pero yung income po natin magkakaiba. So, what more po, kung ang mangyayari po sa atin is naka-premium plus po tayo. Yung premium plus po is yung 7 accounts, okay? Dito po kasi kay iFern, yun po yung tinatawag ko na kung gusto mo talaga magnegosyo, that's the business package talaga. Kasi, I'll illustrate lang po. Yan. So, dito po, excuse lang po, sorry po sa atin pong, yan. So, pag premium plus po tayo, ang mangyayari po is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Ganyan po yung illustration natin. Pagpasensyahan nyo na po ang aking handwriting kasi hindi po ako magandang magsulat talaga. Yan. So, ganyan po yung magiging structure ng atin pong 7 accounts. Okay? So, kung yung 3 accounts po is kumita ng 320,000, paano po ang magiging kitaan natin kung 7 accounts po yung kukuhanin natin? So, kung 7 accounts po yan, yung 100 accounts po, i-distribute po uli natin dito sa ating mga leg. So, dito po, meron po tayo dito na 25, 25, 25,
25, then dito po is 50, 50. So, a total of 100 pa rin po left and right. So, ito pong kabilang side, another 25, 25, 25, 25, then 50, 50, a total of 100 left and right. So, ganyan po yung magiging structure ninyo. Ang maganda po kasi sa premium, actually sa premium at premium plus, wala pa po kayong ginagawa. Meron na kaagad kayo na gross income. Na, for example, dito po sa premium plus, meron na agad kayo dito na 1,200. Wala pa kayong ginagawa. Dito po sa premium plus, you'll get a gross income of 6,000 pesos. Plus the product. Diba? Super ganda. So, kung i-distribute na po natin yung total of 100 accounts sa 7 accounts po ninyo, so magkano yung magiging kitaan? So, of course, yung first account is same pa rin, 160,000. Yung second account nyo po, yan, second account is 80,000 pa rin po kasi 50-50. 50 times 1,6, it's 80,000. Yung third account nyo po, this one, 50-50, is another 80,000. Yung fourth account po ninyo, this one, yan. Since ito pong fourth account ninyo, may 25 sa left, may 25 sa right, magpe-pair po siya, so you'll get another 40,000 dun po sa fourth account nyo. Yung fifth account nyo po, sixth account, and seventh account, lahat po sila is nasa 40,000 pesos ang magiging kitaan. So, kung ito total po natin siya lahat, this will give you a total of 480,000 pesos. Diba? Super laki ng difference. Compare po kung mag 320 ka, magiging times 3. Yan po yung tinatawag nating times 3 strategy. So, alin po yung pipiliin nyo? Yung isang account lang ang kumikita o yung pitong account po yung kumikita? So, yun po yung maganda kay iFern. Kasi, kung seseryosohin nyo pa rin po, kung seseryosohin nyo po talaga itong negosyo na ito, sisipagan ninyo, dun na po kayo sa 7 accounts. Kasi, mas maganda po yung naghihintay sa inyo na income, di ba? So, yan po yung strategy na gusto po namin i-share sa inyo. Huwag po tayong huwag po natin gawing standard package lang. Kasi actually, ang standard package para sa akin is para lang dun sa mga gustong makatipid, gustong gamitin yung products, ganyan. So, for business side, let's go for the premium or premium plus. So, yan po yung maganda sa atin pong packages or membership kay iFern. So, ngayon, ang tanong naman ng iba is paano ba magme-member? So, since lockdown po tayo, sarado yung office, we can do pre-ordering, okay? We can already process your membership online. Just talk to the concerned person kung sino po yung mga nag-invite sa inyo para tulungan kayo i-process na po ngayon through credit card or debit card yung inyo po membership. Kasi napaka-easy po nung atin pong sistema kay iFern, okay? So, dun po sa mga mommies dyan na medyo nagdududa pa, okay? Yung mga negative pa po yung asawa, ayaw pa po silang pag-memberin. Marami po kasing ganyan, okay? Magpapaalam pa sa asawa. So, ang isa lang pong mai-share ko sa inyo, yung husband ko po before, ganyan din po kasi siya, super negative. Hindi po niya ako pasalihin sa ganitong industry kasi they thought it was a scam, a pyramiding, etc. Pero, in the end, yon laking pasasalamat namin sa industry na to dahil nagbago po yung buhay namin. Okay?
So, yung husband ko earning good, kung tutuusin, hindi ko naman po na siya dapat nagawin, di ba? Marami nagsasabi na, ba't ka pa ba nag-iFern? You have to stay at home na lang, mag-alaga ka na lang ng anak mo. Pero still, ginawa ko po yung iFern. Bakit? Kasi sabihin na po natin, ambitious po ako. Yes, ambitious po ako kasi gusto ko po talaga ng mapauwi yung husband ko. Okay? Kasi many wife would agree na mahirap po ang maging isang mommy. Okay? Mahirap po ang maging magulang na ikaw lang po yung tumitingin or nag-aalaga sa mga anak mo, wala yung husband mo, diba? So, napakalungkot po talaga ng isang OFW wife or a seafarer's wife. Pero saludo po ako lahat sa inyo dahil po it's really a tough job being an OFW or a seafarer's wife. So, pero syempre, sa panahon ngayon, marami akong nakakausap or nakilala na mga seaman, OFW. Some of them are OF, just OFW. Yeah. So, saludo rin po ako sa mga OFW natin, sa mga seaman natin, kasi talaga nagpapakahirap po sila ng pagtatrabaho sa abroad. Para lang po sa family nila, di ba? Pero ang gusto ko pong i-share sa inyo is in times like this, di ba, pumutok po yung bulkan dito sa amin, sa Taal. Okay? Yun yung mga times na gusto mo yung husband mo, yung family mo, di ba, una mong iniisip yung kumusta kaya yung anak ko, baka mamaya na paano na sila, so asan kaya, kunyari, for example, nasa malayo yung husband mo or yung wife mo nag-a-abroad. So, may mga nangyaring unfortunate event, di ba? Like yung pagputok ng bulkan. So, yun yung mga times na gusto mo silang yakapin, gusto mo silang ma-secure na okay ba sila, di ba? Lalo na ngayon, may COVID pandemic, di ba? So, napakalaking pasasalamat ko po dahil yung mga times na ganito, nandito po yung husband ko. Nandito po yung husband ko, kasama po namin. Hindi po ako isa sa mga asawa na nag-aalala, kumusta na ba yung asawa ko, baka mamaya nahawaan na siya ng kung ano, nagkaroon na rin siya ng sakit. So, laking pasasalamat ko. It's a blessing talaga to be a part of this iFern company. Dahil kay iFern, hindi na kailangan ng asawa ko umalis para magtrabaho. Because dito, kaya mo siyang kitain. Pera lang yon. So, but of course, laking pasasalamat din naman naming mag-asawa sa company niya previously as a seafarer. Kasi pag seaman ka kasi, di ba malaki ang sweldo, marami kang pwedeng mabili din. Like for example, sa case namin, nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon din naman kami ng sasakyan. So, yun po ay talagang dugot pawis ang kapalit. Diba? Sa pagbabarko. Pero of course, hindi naman po material things yung mahalaga eh. Hindi po material things. In my case, I need a husband. Yung akin pong mga anak, they need a father. Okay? More than anything, more than material things, ang napakahalaga po talaga is yung good relationship, yung relationship namin together. Kaya ang gusto ko pong ma-share sa mga mommies na kaparehas ko po ng pinagdaanan, let's be smart, let's work smart. Huwag po tayong umasa lang sa sweldo ng ating mga asawa. Let's have a business, magnegosyo po tayo. Kasi hindi natin masasabi yung mga pwedeng mangyari, di ba? So mas masaya, mas maganda kung you will grow older with your wife, with your husband, with your family.
So, I forgot to mention, dun sa mga kakilala ko pala, na mga seaman, sa mga OFW, wala naman pong nagsabi sa akin na gusto po nilang magtrabaho or magbarko the whole rest, the rest of their life hanggang pagtanda nila. Parang wala po akong narinig. Siyempre, gusto natin silang mag-retire early, mag-enjoy sa buhay nila, 'di ba? So maging instrument po tayo para ma-accomplish po nila 'yon. Kasi syempre kawawa naman kung hanggang sa pagtanda nila nagbabarko pa din sila or nag-a-abroad pa din. Hindi na nila na-enjoy yung buhay talaga, 'di ba? So let's contribute. Yun po yung akin pong challenge lahat ng mga mommies na nanonood ngayon. Let's contribute. Kung kayo po ay hindi pa mommies, kung kayo po ay kayo po isang anak na ang inyo pong father or yung mother is nag-a-abroad, do iFern para at least matulungan natin sila na later on hindi na nila kailangang umalis, di ba? So yung sa mga mommies naman na ang gusto po nila is mag-alaga na lang ng mga anak nila sa bahay lang nila. I respect your decision. Nirerespeto ko po yung decision nila na mag-alaga ng mga anak. Pero syempre yung mga anak natin lalaki, di ba? Lalaki sila. Kailangan din naman po nilang maging independent. So, ika nga gaya ng experience ko, kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. So, let's just, parang tinuturuan namin kayo na magkaroon ng right decision. Na balang araw, hindi niyo siya pagsisisihan. Gaya namin, hindi talaga namin pinagsisisihan na naka-join kami dito kay iFern kasi napakaganda po ng ginawa ni iFern sa buhay namin. Okay? So, dun po sa mga mommies, sa mga parents, sa ama at ina na iniisip yung kapakanan ng kanilang mga anak, let's change the mindset po. This is the time po. This is the age of knowledge and change. So, kailangan na po nating magbago. Kasi, like for example, yung COVID pandemic na yan, di ba? Hindi na po natin mababago yung dating world, yung old world na meron tayo before. So, we all... kailangan natin maging better, okay? So tayo po kailangan nating magbago din. So maybe this is the time, the right time, so to try a new thing. Yan. So sa mga mommies, chine-challenge ko po kayo na magnegosyo, okay? Let's have a big dream, okay? Huwag lang po tayong mangarap ng simple. Let's have a big dream. Kasi wala pong masama kung mangangarap po tayo ng malaki para sa mga mahal natin sa buhay. Hindi po masama ang maging ambisyoso kung sa ikabubuti naman po ng ating pamilya, sa ikagaganda. Okay? Huwag po nating isipin na yung ating mga anak ay napapabayaan na natin. Huwag po tayong maging guilty doon. Kasi ako po, hindi po ako lumaki sa aking parents. Lumaki po ako sa lola ko, sa kamag-anak ko, sa tiyan, sa pinsan. So kung yung ating pong mga anak, iniisip po natin na may iwan po sa ating mga yaya, sa mga house helper natin. So hindi naman po doon kumbaga, hindi po naman natin masasabi talaga yung magiging future ng anak natin kung ang nag-alaga po is yaya, ganyan. Kasi sa experience ko po, hindi naman po ako naging masamang tao. Kahit po hindi po ako nagabayan ng aking mga magulang. Although yung parents ko po is nakikita ko, pero bumibisita, pero still yung lola at mga kamag-anak ko po talaga yung nagpalaki sa akin. Ganyan.
So, wala pa akong biniblame or hindi ko po siya, how do you call this? Yung parang, yan. Yan. So, parang hindi ko siya, yan. So, let's change po our mindset. Let's change our mindset from a poor mindset, baguhin po natin siya, maging rich mindset na siya. I-share ko lang po din yung mga na-observe ko. Ano? Just imagine, pag po dito sa atin sa Pilipinas, meron po tayong mga movies, mga horror movies, diba? Yung mga aswang, mga multo, saan po ba sila nakatira? Diba? Sa mga kubo, sa mga bundok-bundok, ganyan. Pero yung mga Hollywood movies po, yung mga horror movies, horror Hollywood movies, like yung mga napapanood natin. Diba po yung mga ghost, yung mga multo doon, is doon po nakatira sa mga mansion, sa mga big houses, diba? So, doon natin makikita eh, na kahit ultimo multo sa Pilipinas, mahirap, diba? Pero, let's change it. Dapat hindi na ganun yung mindset natin. Let's have a rich mindset. Okay? Because this is really the time na magnegosyo. So we have to be smart. We have to look for other alternative na kahit nasa bahay, kahit naka-lockdown tayo, kikita pa rin po tayo dito kay iFern. Yan. So we have to live the power of now. So, sa mga hindi pa po member dyan, now is the right time to join us and be one of us. So, yun lamang po ang masasabi ko sa ngayon. And if you have other questions, just let me know. I-message nyo na lang po ako sa Facebook or dito po sa atin pong live chat. Yan. And thank you for watching us, for giving your time, listening, and knowing what iFern is all about. Kasi dito po kay iFern talaga, magbabago po talaga yung buhay ninyo. Let me end this po by saying the quote from our president, Sir Tumanitan. So, ang sabi po niya dito sa atin pong sa recent sizzle event po natin, ang taong may tinanim sa quarantine may huhugutin. So, ito daw po talaga yung time na dapat magnegosyo tayo kasi hindi naman forever yung lockdown. So, after the lockdown, gawin na po natin yung dapat. And this might not be the last lockdown pag hindi ka daw naghanda ng lockdown at nag-lockdown uli. Paano ka na? So, we are offering this amazing opportunity sa'yo. So, you have to decide now na. So, yun lang po. And thank you again for listening. Thank you, Sir Tom, for your guidance, for your mentoring. Thank you for our Grand Uplines, for your constant support. And sa ating mga business partners, tuloy-tuloy lang po natin ito. Thank you so much po. And God bless us all.